Patawid na ang tricycle na yan nang biglang masalpok ng motorsiklo sa Lipa City, Batangas. Nahulog ang tricycle driver habang ang tricycle umikot at bumangga sa kanya. Muntik ring masagasaan ang rider ng motor na nakadapa sa kalsada. Bumaba ang pasahero ng tricycle at humingi ng tulong. Lasing ang rider ng motor ayon sa mga pulis. Nagpapagaling siya at ang tricycle driver sa ospital. Umabot na ng 2.63 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng El Nino ayon sa Department of Agriculture. Halos 20 lugar na sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity at posible pang madagdagan yan. May report si Tina Panganiban Perez. Sa halip na bangus, hipo na muna ang pararamihin ni Ben sa kanyang palaisdaan sa Dumangas, Iloilo. Dahil kasi sa init, nangamatay ang ilan niyang alagang bangus. Mahina man pagdako nila. Subong kayo, tiba mo, singkal ang dagat mo, bait. Bait ang lablab, hindi na makakaon mayo. Kung matupan sa kaulan, namain na ng kaon niya. Sa tala ng Municipal Agricultural Office, umabot na sa 120 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa matinding init. Isa ang dumanga sa apat na bayan sa Iloilo na nagbabalak magdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Sa South Cotabato, inirekomenda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim na sa state of calamity ang bayan ng Surala. Aabot na sa mahigit 71 million pesos ang pinsala sa kanilang mga pananim na palay, mais, kakao at kape. Pero kailangang pasok sila sa criteria para makapagdeklara ng state of calamity. Dapat 15% ng population ay apektado, 30% ng kabuhayan ay apektado at may structures or vital installations na dapat din apektado. Sa tala ng Department of Agriculture, umaabot na ng 2.63 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino. Ayon sa tagapagsalita ng Task Force El Nino, nakakalat sa Luzon, Visayas at Mindanao ang mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity. Ang pinsala naman sa palay dahil sa El Nino, umabot na sa mahigit 1.7 billion pesos. Patuloy ang pag-aaral ng Philippine Rice Research Institute para makalikha ng mga variety ng palay na kayang umangkop sa iba't ibang kondisyon sa iba't ibang lugar sa bansa. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ingat po mga kapuso, magiging mainit pa rin sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend. Sa datos ng PAGASA, tutungtong sa danger level ang heat index o damang init bukas sa 6 na lugar at 10 lugar naman sa Linggo. Bukas, pinakamainit sa Katarman, Northern Samar, na posibleng nasa 43 degrees Celsius ang heat index at 44 degrees Celsius sa Linggo. Sa Aborlan, Palawan, nasa 43 degrees Celsius ang heat index forecast sa weekend. Mainit din sa Metro Manila, 40 at 41 degrees Celsius bukas. Binabati ko sa yung tricycle driver sa viral video kung saan naniningil umano siya ng 1,000 piso sa pasahero niyang foreigner. Depensa naman niya ang pasahero ang nag-alok magbayad ng 1,000. Narito ang aking report. You say 250, turn around. No, I want to... How much? 5,000. No, it's too much, bro. 1,000 is too how much. How much? How much? I give you 200. De, 500. No, I can't give you 500. You say 250, turn around. No, I wanted to marketplace. You don't understand me. You don't understand me, right? Ang TikTok video na ito ng paniningil ng isang tricycle driver sa naisakay niyang turista sa Maynila, umabot na sa 4.1 million views. Ang tawaran, nagtuloy pa hanggang makababa ang turista. 200, okay. 250. Nang mag-abot na ng bayad, di naman sapat ang panukli ng driver. You have change? Yeah. Oh, you give. Oh, what is this, bro? 150. I go. What? Give. No, 150, my tip. You have paper money. My tip. Paper money. Wait. I go change the money. Umani ito ng batikos mula sa netizen pero dumipensa ang tricycle driver. Edit po yun talaga. Parang may katpuro sa video na yun. How much? Anya ang turista ang nag-alok ng 1,000 pesos na pamasahe. Pero dahil alam daw niyang sobra ito, sinihil niya ng 500. Sino yung nag-alok ng 1,000? Yung Amerikano po nag-alok ng 1,000 noon hanggang nagbababa po ng 500. Tapos yung pagbaba niya po, 250 na lang po yung usapan namin talaga noon.
Talagang 250 lang po. Bago pa raw makasakay ang turista, nagkasundo na sila sa 250. Hindi ko po isasakay nang wala po kaming usapan yan. Ang tawaran sa video, inakala niya raw na biruan lang at hindi content tungkol sa mga scam. Nasasaktan na ako dahil nasasaktan na yung mga pamilya ko eh. At hindi na ako makalabas ng bahay. Diba nahiya na po ako. Nagulat ang ilang barangay chairman sa Binondo lalo't nakabantay raw sila para di ito mangyari sa kanilang lugar. Bagamat may police detachment malapit sa binabaan ng turista, hindi raw ito nag-report. Pinopromote namin Binondo para bumalik yung sigla ng Binondo. Safe talaga dito. Talagang isolated lang talaga yan. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayagang uploader ng TikTok video na may account name na Saigin Lost. Lola patay matapos mabundol ng e-bike sa Marikina. Paliwanag ng rider, hindi niya nadala sa ospital ang matanda dahil nataranta siya. Sinampahan na siya ng reklamo. Inflation na pagmahal ng mga bilihin at serbisyo bumili sa 3.7% nitong Marso. Halos 50 billion pesos na budget para sa dagdag pensyon ng mga indigent senior citizens inilabas na ng Department of Budget and Management. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay ng naospital na babaeng Taekwondo Yellow Belter, nagsalita na rin ang nakasparing niyang lalaking Black Belter. Di raw totoong ipinabugbog ng coach nila ang babae. Wala pong ganun na sinabi si coach. Ano po, aksidente po talaga yung nangyari. Unexpected po talaga. Sa panayam ng digital news website na Archipelago News, sinabi ng Black Belter na maingat ang laro niya sa sparring dahil sa iniindang injury. Matagal na rin daw ang Yellow Belter sa kanilang team at madalas din silang ipagpartner. Dumepensa na rin ang ina ng Black Belter. Magsasampa raw sila ng kaso laban sa mga nag-akusa, nanira at naglabas ng litrato ng kanyang anak. Ang ina naman ng Yellow Belter ipauubaya raw sa mga otoridad at kinauukulan ang interpretasyon sa sparring video. Sumiklab ang malaking sunog sa Santa Cruz, Maynila. Halos mag-zero visibility sa residential at commercial area matapos mabalot ng makapal na usok. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 3.7 million pesos ang halaga ng pinsala. May isang nahilo sa hanay ng BFP, isang lalaking sugatan, isang nahirapang huminga at dalawa ang nakaramdam ng pagkabalisa dahil sa sunog. Apektado ang nasa 100 residente. Nagkansela ng klase ang katabing Maritime School, inaalam pa ang sanhi ng sunog. Simula bukas, sabay nang mapapanood ang It's Showtime sa GTV at GMA. May report si Nelson Canlas. Are you ready, madlang kapuso? Simula bukas, mapapanood na ang kapamilyan noontime show na It's Showtime sa GMA. Makikisaya ang ilang bigating kapuso stars sa inaabangang production numbers, kabilang na sina Jillian Warren, Gabby Garcia, Sanya Lopez, Mikey Quintos, Glyza Di Castro, Chanti ng Lapilos, Mark Bautista, Christian Bautista at marami pang iba. Ang It's Showtime host na si Ann Curtis, super excited na. Never in my wildest dreams, inakala ko na mangyayari ang pagkakataon na ito. Looking forward din daw si Ann na makapag-guest sa ilang kapuso shows. Aking kapatid, si Jasmine Curtis. Sana magkatrabaho kami. Alden, Ding Dong, Sana magkasama ulit kami. Dennis, yeah. Ninong Kim. Parang masaya ang running for season 3. Alam na this. Gusto ko yung kakulitan eh. All set na rin ang tatlong Sparkle Love Teams para sa show sa Canada. Bago nito, nag-stroll muna sina Barbie Portesa at David Licauco, Julian San Jose at Draver Cruz, at Bianca Umali at Ruro Madrid sa gitna ng snow around Calgary. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News.